Dismayado si top rank CEO Bob Arum sa resulta ng bakbakang Manny Pacquiao at Timothy Bradley Jr. kahapon. Pinulaan pa ni Arum ang mga hurado sa laban. Balitang hatid ni Julius Segovia. And new WBO welterweight champion of the world, the Desert Storm, Timothy Ikinabigla ng marami ang kontrobersyal na pagkapanalo ni Timothy Bradley Jr. laban kay Manny Pacquiao kahapon. Ang ating pambansang kamao, aminadong nadismaya sa desisyon. Kaya naman ngayon pa lang, inihayag na ni Pacquiao na handa siya para sa rematch nila ni Bradley. Mayroon namang rematch. Mm-hmm. Depende kay Babaro mo. Nagulat ako at tinanggap naman natin ang buo kasi that has a good plan, has a better plan. Mm-hmm. Tanggapin natin, pagkita natin yung respeto at pagiging pagiging professional natin. Matindi rin ang pagkadismaya ng top rank CEO at ang promoter ng laban na si Bob Arum sa naging resulta ng laban. Para sa kanya, walang dudang si Pacman ang panalo. Pinulaan niya pa nga ang mga hurado ng laban. These people don't know how to score. And they really don't. I really don't. Two of the judges were judging fights when I first came to Las Vegas, and the truth is they're too damn old to judge anymore. That's the truth. And the third judge, the lady, I don't think she's ever done a championship fight before. What the hell were these people, all three of them, including the one that called a 7-5 for Pacquiao, what were they looking at? At dahil kinu-question nga ang kinalabasan ng bakbakang Pacquiao Bradley, pinag-uusapan na rin daw ang rematch sa Nobyembre. Are you still working on a possible Pacquiao Mayweather fight? Well, one thing at a time. If we're going to do the rematch in November, then we can do the Pacquiao fight in May of next year. Ang labang Manny Pacquiao Floyd Mayweather Jr. sa Mayo ay posibleng mangyari raw kung magwawagi si Pacquiao sa part 2 ng laban niya kay Bradley. Ayon din kay Arum, isa pang posibleng makakaharap ni Pacquiao sa Mayo ay si Juan Manuel Marquez. Julio Segovia, GMA News.